Mabuhay! Noong nanyayahan ako maging consultant sa isang pribadong paaralan na pang-basic education, kasama sa isinagawa ko roon ay ang panonood ng klase mula grade 1 hanggang sa huling taon ng high school. Isa sa mga layunin ko sa panonood ng klase ay matukoy kung kailan o sa aling antas na wala o humupa ang gana ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng Filipino. Na malaking palaisipan din sa maraming paaralan, ha? Dahil di makakailang ang bibong-bibong mga bata sa mga nauunang baitang ng grade 1, grade 2, grade 3 ay hindi na kasing sigla pagdating ng mga dulong taon ng mataas na paaralan. Akala ko sa simula, naghahanap ako ng partikular na mga paksa at mga estrategiya na maaaring ribisahin. O kaya naghahanap ako ng partikular na personalidad ng guro na maaaring taglayin, ribisahin o iwaksi. At aaminin ko, medyo natukoy ko nagsisimula ang pananamlay sa grade 3 at grade 4. Nandun nagsisimula ang paghuhupa ng sigla sa Filipino na daladala na nila hanggang high school at daladala na nila hanggang kolehiyo at hanggang matapos ang kanilang pag-aaral. May ilang pagkakataon pa rin naman ng gana, ngunit wala na yung dating walang maliw na Kabibuhan at sigla na kitang-kita at taglay na taglay nila nung nasa mas nauunang baitang pa lang sila. At kahit matukoy ko kung sa aling mga baitang, hindi ko pa rin matukoy noon ang mismong dahilan ng pananamlay. Parang hindi particular na paksa o estratehiya o personalidad ng guro. Basta nagbago lang, na halos kasabay ng edad ng mga bata. Kaya nga dahil hindi ko matukoy noon, minungkahi ko na lang dun sa kagawaran na lalo pang piliin at sinupi ng mga paksa at gawain pagdating sa ikaapat na baitang pataas upang sabayan itong tila likas o tila natural na paghupa ng Kabibuhan at sigla na maaaring sumasabay talaga sa puberty o sa adolescence. Pagbalik ko sa sariling pagtuturo, dahil guro rin po ako sa mataas na paaralan, napansin ko ang ganitong tila matamlay na disposisyon ng karamihan sa mga mag-aaral. Kahit nga magpasigaw lang ako ng mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang wikang Filipino, sa sarili-sarili nilang masiglang paraan, hirap na hirap silang maging bigay na bigay. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang wikang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang wikang Pilipino! At nang mas kinatisin ko, natauhan akong hindi talaga sila hirap na hirap. Mas tamang sabihin sila ay ingat na ingat. Tentative. The performance is more tentative than generous. Pero kung bigay naman sila nung mas maagang baitang, saan kaya nang galing o nagsimula itong pagiging ingat na ito? At tinanong ko mismo yung mga mismo mag-aaral. Tinanong ko sila, ah, bakit hindi mo magawang bigay na bigay? At ang mga sagot sa akin ay, kasi po hindi ko pa memorized. Kasi po baka pumalpak. Ay, mas nakakaya pong ganado tapos magkamali. At doon dumating ang sagot na matagal ng palaisipan sa akin. Kaya sila hindi makapagbigay na bigay ay dahil natatakot silang pumalpak. Pero sino ba naman ang gustong pumalpak? Hindi naman masamang umiwas sa palpak, no? Pero ang problema yata, parang naging mas mataas na ang pagpapahalaga ng mga bata sa pagiging tumpak kaya sa pagiging bigay na bigay. Siyempre gusto natin tumpak at bigay na bigay, no? Pero kailangan yata natin laging paalalahanan natin sarili bilang mga guro, ha, na mas mabuti pa ang bigay na palpak kaysa ingat na tumpak. Minsan napagkakamalan kasi natin ang tumpak bilang yun ang tanging tama. Hindi ho, tama rin ang bigay na bigay. Hindi rin kasing kukulugan ng tumpak ang tunay o totoo dahil tunay at totoo rin ang idinudulot ng bigay na bigay. Kung ano man ang ibig lang sabihin ng tumpak talaga ay hindi mali o hindi palpak, na hindi yata sapat na dahilan upang huwag gawin o isuko ang pagkabibo. Mas mabuti pa ang bigay na palpak kaysa ingat na tumpak. Ang hula o sa pantaha ko, humupa ang pagkabigay na bigay ng mga musmus nung naging mas mahalaga na sa ating mga guro ang maging tumpak. Nung maging tumpak sila sa paraang kahit mawala ng pagkabigay na bigay ng mga mag-aaral, kailangan matiyak ang kanyang pagiging tumpak. Ang nangyayari yata kasi, kailangan maging tumpak muna bago ilagay ang pagkabigay na bigay. Typical yan sa mga declamation at mga pabigkas, kapag saulado na, kapag tumpak na, saka mo gawing bigay na bigay. Kumbaga, katumpakan ang una sa listahan. Parang kalidad na lang ng tumpak ang Kabibuhan. At dahil hindi lahat umaabot sa katumpakan, hindi na rin tuloy umaabot sa Kabibuhan. Mukhang sa atin, sa basic education,
nangyari ang pagbabagong ito sa mga bata. Na nabit-bit na lang nila pagsapit nila sa kuleyo at kahit lampas kuleyo. May panganib sa gayong sistema. Natutuhan ko sa pag-iensayo ng mga aktor sa entablado, hindi nawawala ang pagkabigay na bigay mula sa unang pagbabasa ng script hanggang sa mismong pagtatanghal. Kahit hindi pa sa ulado, palaging nakakasa ang pagkabigay na bigay na tinatanggap bilang normal, ha? Ang mga kapalpakan kailangan maranasan ang humabot sa katumpakan. Kahit magkamali, buhay-buhay hindi. Ano? Line. Ganun lang. Kahit palpak. Tapos tuloy-tuloy lang ang pagkabigay na bigay. Pero yung pagkabigay na bigay, dapat laging nariyan. Bawal iwaglit. Dahil yan ang kailangan-kailangan sa totoong pagtatanghal o sa totoong buhay. Parang ganun din sana sa basic education. Hindi ko sinasabing huwag dating wastuhin ang mga palpak, kundi sana sa ating pagwawasto ng mga palpak, ingatan nating laging mataas o manatili ang kabibuhan. Laging purihin ang kabibuhan kapag taglay na ng mag-aaral. Kasabay ng pagwawasto ng mga palpak niya sa detalye. Okay? Laging hanapin ang kabibuhan ng mag-aaral sa pagsasagawa kung wala pa o nawalang bigla. Ay, mas matagal pameronin ang kabibuhan kaysa sa mga kasanayan. Kaya't palitawin, pabalikin ito sa lalong madaling panahon kapag nawala. Hindi lang ito basta yung sinasabi ating paggamit ng mga salitang ng hikayat o words of encouragement or words that encourage. Alam ko, marami yan sa basic education. No? Kundi isang tuwirang pagsasaalang-alang ng kabibuhan ng mag-aaral na lagi sana natin pinupuri kapag nakita at hinahanap kapag di natin nakikita. At hindi lang ito sa klase ng Pilipino, kundi para sa lahat ng mga asignatura at mga paksang skills-based. Sa paglalakbay ng mga mag-aaral tungo sa kasanayan, tuunan at ingatan natin kapwa ang pagkatuto sa kasanayan at ang kanilang kabibuhan. Imbis na sabihing, ang walang sasabihing tumpak manahimik, sabihing, ang walang sasabihing tumpak, ikaw ang masarap kausap. O kaya, wow, this is a daring approach, but maybe this will not work as well for this particular problem, but wow, just wow. O kaya, kahangahangang lakas ng boys mo at damdamin, kaya kahit nalimutan mo yung isang linya, perfect pa rin. O kaya, kahit magkamali ka, basta bigay na bigay, buhos na buhos pa rin, bibiyan kita ng mataas na marka. Sinasabi ko pa natin sa mga artista na nagpapatutor sa akin dahil hindi marunong at gustong matutong mag-Filipino, in learning Filipino, you must afford to sound silly and even ridiculous. Once you convert that fear of embarrassment to humor and just go for it despite the possible mistakes, learning Filipino will be very easy. At mas marami pa sanang maisip na gawain sa paaralan na nagtutulak ng pag-iisip na labas sa kahon, paglalaro ng isip, pagkanatatangi, pagbubuhos gawa, pag-uunos utak o brainstorming kung saan ang layunin ay mapalitaw, ang pinakakakaibang ideya, at iba pa. At hindi puro sa mga tumpak na kasanayan lamang ng pagbabasa, pagsusulat, at pagkakwenta. Bakit mahalaga ang kabibuhan sa pag-aaral at sa mismong buhay? Ito rin kasi ang pinakakampi natin kalaunan para lalong makasumpong ng dagdag pang kasanayan at katumpakan ng mga mag-aaral kahit hindi na natin sila tinuturuan. Itong kabibuwang ito, itong pagkapukaw ito, itong engagement na ito ay parang gasolinang nagpapaarangkada sa sasakyan ng ating mga mag-aaral at mas nagpapalagablab sa apoy sa kanilang damdamin. Kalaunan, ito na lamang ang mayroon sila kahit tapos na sila mag-aaral na maghahatid sa kanila, sa sarili nilang pagtuklas, at paglunas ng mga bagay. Sa Center for Continuing Education, kung saan isa ako sa mga nagtuturo ng leadership at creativity seminars para sa mga manager ng iba't ibang kumpanya, napag-uusapan namin ang bansag na makapal ang mukha na pinangingilagan ng lahat. Oh, ayoko makapal ang mukha. Pero kung hihimayin natin ang paggamit sa makapal ang mukha, makikita nating kahit bastos at walang hiya, ang orihinal na kahulugan nito noon, ito na rin ang ginagamit ngayon na tawag sa taong malakas ang loob, matapang, hindi mahihayin, bibo sa pagtatanghal, bigay na bigay sa pagsasagawa. Kumbaga, nagkaroon ng pangit na pangalan ay isang magandang katangian. At dahil pangit na nga yung pangalan, ayaw na rin natin yung magandang katangian na yun sana. Siguro ang nagpauso ng pagtawag ng makapal na mukha ay isang taong may crab mentality. Hindi niya kasi kaya maging bibo, kaya hindi niya matanggap na tawaging maganda yung mga bibong tao sa paligid niya. Kaya ang sabi na lang niya, makapal na mukha. At marami silang mahihiyain at may crab mentality, kaya lumaganap ang bansag na yan. Kaya naman kung kabibuhan ang ibig sabihin na makapal na mukha, aba, dapat yata nating yakapin ang pagiging makapal na mukha.
O, narito pa ang ilang mga slogan na binibigay ko sa simula ng mga leadership o creativity workshop na ibinibigay ko upang matiyak na maiging bigay na bigay yung mga manager na yon sa kanilang pagsasagawa sa buong seminar. O, ang kapal na mukha ko, isang slogan yun. No? Meron ding, ang nahihiya maging pangit, pangit. Meron ding, laging parang wala ng bukas. O kaya, bata pa ako. Bata pa ako. At kapag hindi ako naubos, kulang. So dapat ubos na ubos. Yun yung mga slogan na yun. Mga slogan ito ng bigay na pagsasagawa na kailangan iturong muli sa mga managers ng kumpanya kahit taglay na nila ito nung mga musmus pa sila. Bakit kailangan iturong muli? Kailan ba nawaglit? Naiiniwala akong, aminin na natin ha, kasali tayong mga guro sa basic education, sa mga salarin, kaya nawala. Baka kasi hindi natin pinuri ng makita natin at hindi natin hinanap nung hindi natin makita. Natuloy, parang unti-unting nawala dahil natabunan ang pagpapahalaga natin sa katumpakan, sa disiplina, at sa pagkamasunurin. Tandaan din nating may kabibuhan ng bawat mag-aaral dahil nanggaling siya sa tahanan na sagana sa laya, layaw at pag-ibig. Kaya bibo na mga bata bago pa magsimula ng eskwela. Maingatan sana natin iyon at mapagyaman imbis na makaligtaan at mawaglit dahil sa pagpapahalaga natin sa katumpakan. Dahil laking kahihiyan kung paaralan ang nakawala ng kabibuhan ng mag-aaral. Nakakailanganin niya sa tunay na buhay hanggang sa pagtanda niya. Kaya tuloy tinan niyo, kailangan pa nila mag-seminar uli upang mapanumbalik yun. Kahit masakit, kailangan ko ilipat ang anak ko noong grade 2 siya mula sa sikat na paaralang pinangarap kong pasukan niya. Eh, ganadong mag-aaral ang anak ko noon. Ayaw umabsent, laging malakas ang boses, laging gigil na gigil sa pagtatangal. Mabuti na lang noon at hindi pa niya naiintindihan ang kanyang report card na noon ay mabababa ang marka. Inilipat ko siya sa isang mas maliit na paaralang mas kabibuan at gana ang inilalagay sa report card imbis na markang dulot lang ng mga tumpak at tamang sagot. Malinaw na malinaw sa akin noon bilang ama na ang dapat kong ingatan sa pag-aaral ng anak ko ay ang kanyang gana at pagkabigay na bigay. Kaya't kinailangan kong agapan ang napipintong pagkawala ng kanyang kabibuhan dulot ng pagpapahalaga sa tumpak. Naubra naman sa maraming kabataan. Huwag niyo akong pagkamalang ayaw ko noon. No? Yun siguro ang pinakatamang pasyang ginawa ko para sa aking anak. Nabibong-bibo po rin hanggang ngayong teenager na siya. Mas mabuti pa ang bigay na palpak kaysa ingat na tumpak. Sa uli, kabibuhan din kasi at hindi katumpakan ang nagtatangi sa isang tao. Malamang yung kabibuhan, yun talaga yung bahagi ng binibigay mo na ikaw na ikaw at nagtatangi sa isa iba pa. Na hindi natatabigan ng takot pabalpak o takot mabansagang makapal ang mukha. Sa unang pagsusulit ko sa maalamat na si Padre Roque Ferriol, isang Jesuita na guro ko sa filosofiya, nag-aral akong mabuti kasi maalamat siya. Dahil pangarap ko makakuha ng mataas na marka, B+ o kaya A, sa klase niya. Pero nung bumalik sa akin ang papel ko, C+ ang marka ko. Hindi na masama, pwede na. Pero ginalingan ko kasi mag-aral, kaya medyo masama ang loob ko sa C+. Kaya pagkatapos ng klase, kahit nervous na nervous, lumapit. Nilapitan ko si Padre Roque Ferriol at tinanong ko siya, Padre, bakit po C+ lang ang marka ko? Lahat naman ang sinabi ninyo nasa papel ko. At ang sagot sa akin ni Padre Roque Ferriol ay, kasi lahat ng sinabi ko, C+ lang yun. At naging malinaw na malinaw sa akin na para makakuha na mataas na marka kay Padre Roque Ferriol, hindi sapat maging tumpak lang. Ang kailangan, kabibuhan din. Mabuhay ang kapal na mukha, mabuhay ang kapalpakan, mabuhay ang kabibuhan, mabuhay! Mabuhay!